Isang magandang araw sa inyong lahat. Ating pag-aralan ngayon ang mga likas na yaman ng rehiyon ng Pilipinas para sa Araling Panlipunan Grade 3. Ano ang likas na yaman? Ito ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, karagatan, mga ilog at lawa, maging mga depositong mineral. Ginagamit ang mga ito para sa kasaganaan ng mga mamamayan at nakatutulong sa kaunlaran ng bansa. Mga likas na yaman ng rehiyon, isa-isahin natin ang mga ito. Yamang lupa, binubuo ito ng mga bundok, burol, talampas kung saan makukuha ang mga pagkain nagmula sa halaman at puno. Yamang gubat, galing dito ang mga kahoy na ginagawang troso, tabla, plywood at binir, mayroon ding ratan, uling, nipa at tagta. Yamang mineral, matatagpuan sa kabundukan ang mga mineral tulad ng ginto, bakal, chromite, nickel at marmol. Yamang tubig, pinagmumula ng mga isda, alimango at perlas, nagbibigay ng hanap buhay sa mga maling isda. Yamang lupa, ano nga ba ito? Sa yamang lupa ay maaari tayong magsaka. Dahil ito ang pangunahing hanap buhay sa Pilipinas dahil sa malawak at mataba ang lupain ng bansa na angkop sa pagtatanim ng iba't ibang halaman, mainam na taniman ng palay, mais, gulay, kape, kakao, prutas at mga pagkain ugat ang ating mga kalupaan. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon o ang Rehiyon 3 ay tinaguri ang kamalig ng palay ng Pilipinas dahil sa laki ng mga ani ng palay na nakukuha rito? Ang lambak naman ng La Trinidad ay kilala sa tawag na salad bowl ng Pilipinas dahil naman sa dami ng mga inaaning gulay sa lugar na ito. Sa Ilocos, kung saan maraming pananim na tabako ay tinaguri ang rehiyon ng tabako. Ang Bicol naman na kilala sa mga pananim na abaka ay tinawag na rehiyon ng abaka. At dahil sa malaking kalupaan ng Batangas, Bukidnon at Masbate, dito ay tinatawag na pastula ng mga hayop. Kaya't maraming mga hayop ang pinalaki dito. Sa Quezon, Laguna, Davao naman matatagpuan ang maraming nilugan na ginagawang kopra. Sa mga mahihilig sa matatamis, sa Negros, Tarlac at Iloilo naman ang mga lugar matatagpuan ang mga asukalan ng bansa. Sa Davao naman, kilala ito sa taguring Cacao Capital of the Philippines dahil sa mga tsokolate na pananim ng mga ito. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay may 16.6 milyong hektarya ng kagubatan? Kung kaya't maraming mga produkto ang nakukuha sa ating mga kagubatan. Isa na rito ang troso, kasama rin dito na ginagawang plywood ang mga troso, ratan, uling, nipa, mga hayop na siyang naniniraan sa kagubatan, mga kawayan, at mga dagta na siyang ginagamit na material sa ating mga rubber products. Ang Mindanao naman ay may pinakamalaking sukat ng kagubatan. At alam niyo ba na Pilipinas ang third place sa Asia na may malaking kagubatan? Narito ang mga lalawigang kilala sa pagtutroso. Una na dyan ang Agusan at Negros Occidental. Sumunod ang Zambales, Bataan at Quezon. Ikatlo ang Davao at Surigao, pang-apat ang Agusan, at ikalima ang Cagayan. Yamang mineral. Ang mineral ay isang solido at inorganikong bagay na kusang nabuo o likas na nabubuo sa ating mundo.
Mayroong mga mineral na matatagpuan sa mga kabundukan ng ating bansa. Ang ilan sa mga mineral na ito ay ginto, bakal, chromite, nickel at marmon. Benguet, Mountain Province, Surigao at Camarines Norte naman ang mga lalawigan na mayroong mayayamang mineral. Narito ang mga lalawigan o rehiyon na matatagpuan ang yamang mineral. Ang ginto ay marami sa Benguet, Baracale, Camarines Norte, Masbate, Bulacan at Surigao. Ang tanso naman ay kilala sa Cebu, Negros Occidental, Marinduque, Benguet, Samar at Davao del Norte. Ang bakal naman ay siyang ginagawa sa Surigao, Davao at Samar. At ang chrome naman ay naroon sa Zambales. Yamang tubig. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng malaking tubig. Kung kaya't ang pangingisda ang siyang isa sa mga industriya na nagbibigay ng hanap buhay sa mga Pilipino na katira sa may baybayin dagat. Mga lugar na pwedeng pangisdaan ay ang Lawa at Ilog kung saan naroon ang inland fishing. Ang baybay dagat naman ay tinatawag na coastal fishing at sa laot naman pwede ka magkukuha ng mga isda dahil sa deep fishing. May 2,000 uri ng isdang nahuhuli sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa Cavite, Pampanga at Bataan ay mga baybayin na may kinahuhulihan ng isda. Ang mga palaisdaan naman ay ginawa sa Malabon, Metro Manila, Lingayen, Pangasinan, Bulacan at Estancia, Iloilo. Kung gusto niyo naman ng mga isdang pang-aquarium, marami nito sa Pagbilao, Quezon. Ang iba pang yamang dagat ay ang gulaman dagat, talaba, tahong at corales. Ang ibang kabibe naman ay ginagawang sinsin, hikaw, pulseras, pitaka at palamuti sa tahanan. Pagsasanay. Bago po natin simulan ang pagsasanay, ay huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel ng Lesson Eater. Pakiclick po yung button sa ibaba. Marami po sana. Ilagay sa tamang kahon ang mga larawan ng likas na yaman na nasa ibaba. Mayroon tayong 4 na grupo. Ito ay ang yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. Simulan na natin! Ang bigas o kanin ay nasa yamang lupa. Ang ginto ay sa yamang mineral. Ang tanso ay nasa yamang mineral din. Ang asukal ay sa yamang lupa. Isda naman sa yamang tubig. Troso ay nasa yamang gubat. Ang perlas ay nasa yamang tubig. Ang nipa ay sa yamang gubat. Ang mga halamang dagat ay nasa yamang tubig. Ang plywood ay mailagay natin sa yamang gubat. Ang bakal ay nasa yamang mineral. At ang sagi ay nasa yamang lupa. Marami pong salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang aming video. Maaari niyo po itong i-share at magbigay din po kayo ng komento sa ibaba. Please subscribe. Many, many thank you.